3 ingredients leche flan? Meron ba nun? Yes po, meron nun. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Sa halagang 25 pesos, meron ka ng leche flan. O diba, mura lang at napakadali pang gawin. Narito naman po ang inyong Mamshi Discarte para magbigay sa inyo ng tipid tips at karagdagang negosyo recipe na makakatulong sa inyong pangkabuhayan. Halina at tunghayan at panoorin ng buo ang aking video. Una, kailangan natin mag-melt ng asukal para sa arnibal ng ating leche flan. 1 1/2 tablespoon ng asukal ang ginamit ko. Tunawin lamang ito sa mahinang apoy upang hindi masunog ang asukal. Huwag hahayaang masunog ito dahil papait ang ating leche flan. Kailangan maging maingat tayo sa pagluto ng arnibal. Dahil once na masunog ang asukal, ay babalik kayo sa simula. Kapag nag-melt na ang asukal, iset aside muna ito at palamigin. Sunod naman ay gagawa tayo ng leche flan mixture. Kailangan natin ng 2 itlog para dito. Sunod, ang gatas at ang asukal. Paghalo lang ito at ilagay ang tubig. Ang kailangan natin dito ay 1 pack burst tree, 33 grams lang po ito, yung pinakamaliit, at 5 tablespoon ng asukal. Ang paglagay ng asukal ay naaayon lamang sa inyong panglasa. Kung gusto nyo itong bawasan o dagdagan ay nasa sa inyo na. Para sa akin, ang 5 tablespoon na asukal ay tama lang. Gusto ko kasi yung medyo matamis. Gumamit din ako ng 1/2 cup ng tubig para sa pag-dissolve ng asukal at gatas. Pwede rin kayong maglagay ng vanilla flavor para ma-enhance ang lasa nito. Kapag na-dissolve na ang asukal at gatas, maaari nyo na itong i-mix sa itlog. Haluin lang ito ng mabuti. After natin itong ma-mix, kailangan natin itong salain mga 2 to 3 times upang hindi makahalo ang buo-buong parte ng itlog dito. At habang ginagawa ko ito, ay nagpapakulo na ako ng tubig para sa pagluto ng ating leche flan. After itong salain, pwede na itong ilagay sa llanera. Ang size ng aking llanera ay medium. Siguraduhin malamig na ang arnibal nito bago ilagay ang leche flan mixture. Makikita ang kumukulo na ang tubig ng ating steamer. Pahinaan muna ang apoy bago ilagay ang ating leche flan. As in yung pinakamahinang apoy ng inyong stove. Dahil kapag malakas ang inyong apoy ay masisira ang texture ng inyong leche flan. Baluti ng malinis na tela ang takip ng inyong steamer upang hindi matuluan ng tubig ang inyong leche flan.
Ganyan dapat kahina ang apoy ng ating stove sa pagluto ng ating leche flan. Yung parang konting hangin na lang mamamatay na agad. Lutuin ito 30 to 45 minutes. After 30 minutes, naluto na ang ating leche flan. Kung hindi pa luto, ito ay extend lang sa 5 minutes o hanggang 10 minutes ang inyong pagluto. Maaari kayong mag-toothpick check upang makita ninyo kung luto na ang inyong leche flan. Bago natin ito alisin sa llanera, ay kailangan natin itong mag-cool down. Ayan na ang ating leche flan na gawa sa tatlong ingredients lang. O diba, napakadali lang at mura pa! Try na natin ang ating leche flan. Ang sarap din ng ating leche flan. Ang pagkakaiba lang ng ating leche flan na mayroong condensed milk ay mas creamy talaga yung may condensed milk. Ito, medyo matigas ng konti. Pero ang lasa ay leche flan pa din. Kaya kung gusto mong gumawa ng leche flan na murang-mura lang, gawin mo na to. 25 pesos lang, meron ka ng leche flan. Kaya kung nagustuhan mo ang aking video, ay pwede niyong pindutin ang like button at mag-subscribe ka na din. At click the notification down below para ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. Thank you for watching!